Apo Diyos, deting kami adalin itang arabi i. Nagsayat apo nga topic. Ta adu dagiti kumikumi ti biag. Adu dagiti pagkabisyan. Kat apo hanmi nga iraprapin ti panagserbi. Isut ipang pangrunami. Ngam digiti nga pamalagip, isu da apo iti mangted kada kami ti pamatalged. Kas panang sangumi ti agdama, ken iti masakbayan. Kat kas panagtultuli mi ngagserbi ken kaapo, pamatalged mi digitoy. Ta isu dat mangted iti turad, tibker, ken pakinakem, rekta digiti agmamayo ken nagpapatay. Tapno ni tikasta, Apo Diyos, agbunga kami, tinawadwad pa'y iti panagserbimikin ka. Thank you, Lord. Bless us tonight in Jesus' name. Amen. Perhaps may mga nanonood ng Tagalog, so susubukan ko pong mag-Tagalog. Ang mga, ano ang pamatalged sa Tagalog? Dipayin nga muna natin. Pamatalged, assurance. Oh, magbibigay kapanatagan. Magbibigay katiyakan, magbibigay kasiguraduhan. These reminders are His assurance. And there is no greater thing we need than His assurance. That's why the title of the message is Great Reminders from God. The word great, mga kapatid, ang ibig pong sabihin niyan, excellent. Pag sinabi nating excellent, wala na pong gaganda dyan. Wala na pong hihigit dyan. Not any amount of money. Not physical strength or energy, not even our own mind. What we need is God's assurance so that we can succeed in our life and service to the Lord. Ibig pong sabihin, sapat ang mga bagay na ito na ating maririnig mula sa Diyos through His Word and the preaching tonight na magbibigay sa atin ng kalakasan pag tayo'y nanghihina. At ito ang magiging magbibigay sa atin ng ang hirap talaga, ano? Magbibigay sa atin ng tured, tapang. Mga kapatid, tayo ang magiging totoong boy tapang. Magbibigay sa atin ng tapang at walang takot, walang pangamba na mag-aim ng mga bagay na kung sa atin ay imposible, pero i-aim natin yan sapagkat merong mensahe ang Diyos para sa atin. Na sa Kanya, kailanman walang mahirap at walang imposible. Dahil dito, kung ito po ay totoo at sadyang agsagepsep sa atin, ano na naman yon? Kung ito po ay mananatili sa atin, ibig pong sabihin, walang Kristiyanong magiging matamlay sapagkat hindi po siya basta yon. Okay? Umdas di kito yung abambanag kakabsat. Amen? Parang hindi nakaset yung aking isip na mag-Tagalog ngayong gabi. Ha? Okay, hindi bali na. Great reminders from God. So, nakita niyo po. Ano po? Ha? Ito po ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob at walang pangamba na humakbang at mag-aim na mga bagay na sa atin ay imposible, pero gagawin natin ng may pananalig ayon sa Kanyang mga sinabi sa atin. At nais ko pong ibigay sa inyo ngayong gabi ang mga paalalang ito ng ating Diyos. Una sa lahat na ipinapaalala ng Diyos sa atin ay ito po, I will be with you. I will be with you. Ako ay sasa inyo. Kasama niyo ako. Hindi kayo nag-iisa. I will be with you. Ano po ang ibig sabihin ng Diyos nung sinabi niyang, I will be with you? Ito po ang ibig sabihin ng Diyos sa atin. Tayo po'y dumako sa Genesis chapter 39 verse 2, unang verse. And the Lord was
with Joseph. Sino po ang nakay Jose? Hindi po pera, Panginoon. And he was a what? Ano po ang susi ng kanyang pagiging matagumpay na tao? The Lord was with Joseph. Ang ibig pong sabihin ng pinapaalala ng Diyos na I will be with you ay ito po. Dahil sa akin, aangat ka. Dahil kasama mo ako, aasenso ka. Abay, dapat i-claim nyo yan. Dahil sa akin, magtatagumpay ka. Dahil sa akin, tataas ang estado ng buhay mo. Dahil sa akin, lahat ng gagawin mo, magtatagumpay. Yan pong ibig sabihin yan. Kaya, i-relate nyo na yan sa buhay nyo. Kung kayo'y negosyante, kayo ay empleyado, ay hindi ho dapat kayong manatiling dyan lang. Bilang anak ng Diyos, ito po ang aking gustong maunawaan nyo. Hindi ho ba na napakagandang patotoo na sa atin makita ang totoong pag-angat ng buhay sapagkat nasa atin ang Diyos? Na mismong ang mga unbeliever ay sasabihin nila, kaya umaasenso yan dahil nasa kanya ang Diyos. Meron po ba yan sa Biblia, Pastor? Abay, AB, ituloy nating magbasa ng Genesis 39. Tignan niyo po sa verse number 3. Genesis 39. And his master saw that the Lord was with him. Sino po ang nakay Jose? Panginoon, sino po ang nakabinsir? Sino pong nakapansin na ang Panginoon ay nakay Jose? His master. Ang master po ba niya ay believer of God? Hindi po. Tayo po ay pinalilibutan ng mga unbelievers. At hindi po bang napakaganda na ang ating patotoo ay umaangat tayo dahil nasa atin ang Panginoon at makikita nila yan. Na ang ating pag-angat, kasama po sila na nairaranod sa ating pag-angat. Alam niyo po, ako'y naniniwala, application sa verse na yan, magmamahal ang mga lote dito sa paligid. Bakit po? Kasi nandito ang kapilya. Yung mga lote dyan sa paligid ng ating kapilya sa Claveria, tataas ang presyo niyan. Kasama sila sa pag-angat. Bakit? Dahil nasa atin ang Panginoon. So kung ang Panginoon ay nasa iyo, isuot mo ang isip na pag-angat. Lahat ng aspeto, physical, mental, emotional, lalo na spiritual, kahit sa material. Kung ang Panginoon ay nasa iyo, dapat ilagay mo sa isip mo at isuot mo ang isip na pag-angat. Alam niyo po, ang mga negosyante, wala naman huyang kinikilalang Diyos pagkaminsan. Pero minamindset, aangat ako. Yayaman ako. Magmimilyonaryo ako. Nawala ang Diyos doon. That's just the power of their will. And they succeed because of the power of their will. But you and me, it's not only the power of will, but the power of the presence of God that will make us to prosper. Kaya gumising na po kayo. Huwag mong hahayaan na merong ipinagkaloob ng Diyos sa iyo na anumang bagay na hindi aangat. Pag binigyan ka Diyos ng Diyos ng negosyo at ina-acknowledge mo galing sa Kanya yan, dapat umangat yan. Pag binigyan ka ng Diyos ng talento at sa Panginoon galing yan, dapat lumago yan.
Walang dapat dumadaan sa ating kamay na hindi lumalago. Bakit po? Sapagkat nasa atin ang Panginoon. Oh. Kung ikaw ay naglilingkod sa church, yan bang ministry hinahawakan mo, umaangat? Oh, yan bang ministry na hinahawakan mo, lumalago? Hindi lang ho outreach ang aking tinutukoy, lahat na po. I praise God for my wife. The power of her will, but deeper than that, the power of the presence of God in her life. Kitang-kitang pag-angat ng ating kwairo. Ngayon, ang lahat ng mga choir members na ito, tutugtog na din ng musical instrument. Ayan si Edward, kahit pumipiyok-piyok yung kanyang saxophone. Mga kapatid, with the presence of God, kapatid, sabihin ko sa inyo, di ko alam anong Tagalog nun. Basta yun na yun. Kahit hindi na umimprove ang kutis, basta umimprove yung kanyang talent. Praise the Lord. So ito po ay bagay na dapat tanungin mo sa sarili mo. Bakit hindi ako umaangat? Marami tayong rason. Pastor, hindi mo alam. Kasi ganito. Alam niyo po bang kalagayan ni Joseph? Siya po'y malayo sa kanyang pamilya. Hindi po yung bentahe. Yun po ay disadvantage. Wala po siyang connection o kakilala kahit sino man lang. Hindi rin po bentahe sa kanya yun. First time niya pong maglingkod bilang isang tagabo. Ano po? Ano bang tagabo? Alipin sa gigilid. Diba? Maging alipin. Pero naging hadlang po ba yung kanyang kalagayan upang hindi siya umangat? Hindi po eh. Ano po ang sikreto? The Lord was with him. Kaya kung sa oras na ito, pinapaalala ng Diyos sa'yo, I am with you. Ibig sabihin, ang sibig sabihin ng Panginoon sa'yo, anak, umangat ka dapat. Kasama mo ako eh. Umasenso ka dapat. Sa spiritual, lumalago ka dapat. Kasama mo ako. The Lord was with Joseph. His master saw that the Lord was with him. Nakita nung master that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Ang keyword po ngayong gabi na dapat verb na gawin natin sa buhay natin ay ito, claim it. Panginoon, kung totoo ang sinabi mo, hindi naman sa kino-question ko, pero nais kong i-prove mo ito sa aking buhay. Kasama kita, mag-iisip akong umangat sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Aasenso ako dito. Lalago ako, Panginoon, dahil kasama mo ako. Kasama kita sa aking buhay. Hello? Matthew 28, 19 and 20. Matthew 28, 19 and 20. Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Paano sabihin ng ating Panginoon, I am with you? E paakyat po siya. By the way, kailangan po niyang sabihin yun sa kanila dahil paakyat po siya. Paalis physically. Physically, paalis ang Panginoon. Pero ang kanyang presensya ay hindi mawawala sa kanila. Ibig pong sabihin, bilang church, bilang mga kapatid, kamanggagawa, sa pag-abot ng maraming kaluluwa, sa pagdidisipulo ng mga bago sa pananampalataya, sa pagtatanim natin ng mga churches, sa mga lugar kung saan tayo dinadala ng Panginoon, pagtatayo ng mga gusaling sambahan,
Lahat po ng mga ito, kahit alam natin na marami tayong mga balakid o mga challenges, difficulties sa ating buhay, ibig pong sabihin, kaya nating gawin ito ng matagumpay dahil kasama natin siya. Kaya ang tanong ay hindi po kaya ba natin. Ang tamang tanong, kailan natin gagawin? Hindi po tanong yung kaya mo bang mag-disciple. Kasi nasa iyo ang Panginoon eh. Ang tanong, kailan mo sisimulan? Ang dami mong rason eh. Ang dami mong katwiran. Ang dami mong excuse. Kaya mo eh. Ang tanong, kailan mo sisimulan? Hindi po tanong yung, hindi po ang dapat tanong eh, kaya ba nating magsimula ng gawain sa Ilocos Sur? Hindi po yun ang tanong eh. Ang tanong, kailan tayo magsisimula? Alam niyo po, napakaganda nung sinabi ng Panginoon kay Joshua. Magtungo tayo sa Joshua chapter 1. Joshua chapter number 1. Tignan niyo po. Ito po ay salita ng Diyos kay Joshua nung sila po ay papasok na doon sa lupang pangako na bago nila maangking kanila ay kinakailangan nilang puksain ang mga higanteng nakatira doon. Ano po? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse number 3, tignan niyo po ha, every place that the soul, ano po ang soul? Mukod. Sa Tagalog, talampakan. May talampakan ho ba kayo? Amen. Hindi po tanong kung may talampakan ka. Ang tanong, saan mo iaapak yan? Hindi po tanong kung kaya mo. Ang tanong, saan ka magsisimula? Saan mo ia-apply yung kakayanan na ibibigay ng Diyos sa'yo dahil siya'y nasa'yo? Saan mo yan ia-apply? Kasi ang sabi po, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you. Sabi niya, ibibigay ko sa inyo ito. Lahat ng aapakan nyo, inyo na. Abay, pag sinabi ng Panginoon, humayo kayo, ipahayag yung ebanghelyo. Ang ibig pong sabihin, meron akong inihandang para sa inyo dyan. May maniniwala dyan. May mawiwin kayo dyan. Eh, ang mga Baptist ngayon, busy sa kung ano-anong issues. Imbes na mag-soul win, imbes na magpunta sa mga town, imbes na magtungo sa mga city, at abutin ang mga tao ng ebanghelyo, iapak ang kanilang talampakan kung saan, so to speak, by sharing the gospel. At para may mangyari, eh wala eh, iba ang ginagawa, iba pong issues. Distracted and sidetracked. Baga ganun din ho tayo. Kaya wala ho tayong nagagawang anything significant sa Panginoon sapagkat sidetracked at distracted tayo. Pero balikan natin. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. 4. From the wilderness and this Lebanon. Huwag na nating anuin yung mga lugar na yan. Kasi hindi naman natin mapupuntahan yan. Bibigyan ko na lang kayo ng mapa next time para makita nyo gaano kalawak ang sinasabi ng Diyos. Eh ang topic natin sa taong ito, enlarge our coast. Enlarge our coast. Ano pong ibig sabihin yan? Kung kayo po ay nandyan, halimbawa, etong si MD, dyan ka na sa kampo? Praise the Lord. May talampakan na tayo sa kampo kasama ni Brother Anton. Kayo po, kayo mga nagtuturo sa universidad, sa mga negosyo, kung saan kayo naroon, kayo ang talampakan ng HBBC. Ay dapat, kung saan kayo naroon, ibig sabihin, atin na yan. Kayo ang extension, dapat atin na yan. May mga dapat ma-win tayo dyan.
Pastor, kasi. Saan ka ba nakatingin? Dapat nakatingin ka dito sa paalala. Anak, kasama mo ako, tandaan mo yan. Kahit pa sinong kaharap mo, kahit pa sinong nasa paligid mo, kahit pa sino yan, maging sino man yan, importante, kasama mo ako. Tignan niyo po kung gaano makapangyarihan ang sinabi ng Panginoon, I am with you. Kaya ngayon pa lang, kung nasaan kayo, mag-vision na kayo mga kapatid. Oh, mga taga-MMSU, mga estudyante, kayo ang talampakan ng HBBC sa universidad. Kayo dyan sa Australia, kayo ang talampakan ng HBBC sa Australia. Marami po tayong maaabot dyan. Oh, from the wilderness of Australia and this MMSU and this Ilocos Sur and Cagayan and the Great Sea going to Taiwan to the South Korea shall be your coast. Ibig pong sabihin, in the next 40 years, kung hindi pa darating ang Panginoon at paniniwalaan nating praktikal ang sinabi ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng HBBC sa iba't ibang lupalop ng universe. Kasama po dyan ang mga buwan, mga Pluto at Saturn at Venus at lahat-lahat na. Amen po ba? Amen. Hindi po tanong yung kaya ba natin, ang tanong, kailan natin sisimulan? Nandiyan na ang presensya ng Panginoon sa iyo eh. Nagbabalak kang magnegosyo, gusto mong ganito. Kailan mo sisimulan? Kasama mo ang Panginoon eh. Puro plano, walang ginagawa. Gawin mo na, nasa iyo ang Panginoon eh. Di ba napakaganda? Makakala niyo eh, pag nag-isip ka ng ganyan, karnal ka, hindi po eh. Ina-apply mo lang yung sinabi ng Panginoon, I'm with you. Ipapaubaya ba natin sa mga unbelievers na silang nakakagawa ng mga dapat na tayo ang gumagawa dahil nasa atin ang Diyos? Kasi sobra nating ini-spiritualize. Oh. Hello? Naniniwala pa ba kayo sa Diyos? Hebrews 13:5. Anong nakalagay po sa Hebrews 13:5? Let your conversation. Ang ibig pong sabihin ng conversation, yung iyong way of life. Ang ibig pong sabihin way of life po rito ay yung ating mindset sa buhay. Sabi niya, dapat ang inyong mindset kailanman ay walang covetousness. Huwag na huwag kang magiging covetous, sabi ng Panginoon. Huwag. Be content with such things as ye have. Kung anong nasa iyo, huwag mo nang i-covet pa yung nasa iba na wala sa iyo. Kung anong nasa iyo, makontent ka dyan. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon dyan? I am with you po ang sinasabi ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, mas dakila ang presensya ng Panginoon sa atin, yamang mas dakilang makakapanek sa atin. Anong Tagalog nun? English din ho yan. Mas makakapanek sa atin ang presensya ng Diyos kaysa ang anumang material na bagay. Suriin natin sa ibang anggulo. Ganito pong ibig sabihin. Kung wala man sa atin ang mga oportunidad o pagpapalang meron sa iba, hindi po yun ang magiging rason ng ating kalungkutan, hindi yun ang magiging rason ng ating pagbabagtit sa buhay. Nga dete, kasla, ag-backslide kan, gaputa ipursum ti ambisyon mo nga kinakarnal. Sapagkat sapat ang presensya ng Panginoon. Sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Mga kapatid, hindi po ito malalim na doktrina, pero malalim po
ang magagawa nitong impact sa buhay natin. Malamang ay hindi mo makita ang presensya ng Diyos sa iyo. Pero pag nariyan at cooperative ka sa presensya ng Panginoon sa iyo, hindi man makita ang presensya, hindi mo man makita ang kanyang presensya, pero makikita mo ang resulta. Makikita mo ang bunga. Amen. Nawa ngayong gabi ay sabihin mo, Panginoon, salamat at ginising mo ang aking pananampalataya. Hindi lang pananampalatayang naniniwala sa iyo that you will provide my needs, pero pananampalataya na naniniwala na aabutin ko ang mga gusto mong abutin ko para sa iyong glory and honor. Na kung sa akin mang humanly ay imposible, pero gagawin ko at walang pangamba dahil ikaw ay kasama ko. Your presence will prosper me. I can prosper in all aspects of my life because you are with me. And all of God's people say, pangalawa, pang next prayer meeting naman. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po. Pagkaminsan, pakiramdam namin, karnal ang mag-isip sa salitang pag-asenso, pag-angat, paglago, pagtagumpay. Hindi po mga karnal na kaisipan yan, Lord. Nagiging karnal lamang na kaisipan yan kung iniisip namin yan sa labas ng iyong kalooban. Pag ini-aim natin yan na hindi ka namin ini-include o ina-acknowledge sa lahat ng aming gagawin. We become carnal in aiming for greatness and success and prosperity when this is a direction that's stepping out of your will for us. So una sa lahat, sinusuko namin ang aming mga buhay sa iyo, Ama. We yield ourselves to your will. And whatever that you have for us to do, Panginoon, yan po ang aming gagawin. Yan po ang aming pangunahing gagawin, O Diyos. At salamat na hindi kami mangangamba to attempt great things for you because you said that you are with us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everyone says, amen.